Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay August 10, 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay meron tayong dalawang sama ng panahon na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. At yung low pressure area dito sa silangan ng PAR ay huling namataan kanina sa layong 2,090 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ayon sa ating latest analysis ay nananatiling mababa pa yung tsansa nito na maging bagyo at posibleng mag-recurve at hindi ito papasok sa loob ng ating area of responsibility at wala ring direct effects sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung bagyo naman or si Tropical Storm Mulan na nasa kanluran ng PAR ay huling namataan kanina sa layong 880 kilometers west ng Northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at ayon din sa ating latest analysis ay mababa or mas mababa na yung tsansa nito na pumasok sa loob ng ating area of responsibility, ngunit patuloy nitong ine-enhance yung southwest monsoon o habagat na patuloy namang nakakaapekto dito sa western section ng Luzon at ina-expect natin ngayong araw na magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, maulap na kalangitan pa rin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat ang mararanasan ng mga kababayan natin dito sa bahagi ng Ilocos Region, maging dito sa Zambales, Bataan at sa Kalayaan Islands, kung saan paalala pa rin sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. May mga pag-ulan or mga isolated na pag-ulan pa rin tayo mga mararanasan, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi. Itong mga pag-ulan nito ay panandalian lamang or mga isolated lamang. Ngunit meron pa rin posibilidad na ito ay maging katamtaman hanggang sa kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan during severe thunderstorms at maaari pa rin ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na yan sa mga low-lying areas, maging sa mga malapit sa ilog, sa sapa at sa mga bulubunduking lugar. Para sa ating forecast, temperature sa Lawag ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio ay 15 to 23 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang temperatura ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay 22 to 30. Sa Puerto Princesa, maging sa Legazpi, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. At sa bahagi naman ng Kalayaan Islands, ay hanggang 31 degrees Celsius. Para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw magiging bahagyang maulap hanggang maulap din yung kalangitan at meron pa rin tayo mga tsansa ng mga isolated na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na yan sa hapon at sa gabi. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Iloilo at Cebu ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Zamboanga ay 24 to 34. Sa Cagayan de Oro, ang maximum temperature ay hanggang aabot sa 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 34 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, sa kasalukuyan meron pa rin tayong nakataas na gale warning dahil pa rin ito sa southwest monsoon o habagat dito sa western seaboard ng Luzon, particular na yan sa western coast ng Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, maging sa bahagi din ng Bataan, Lubang Islands at Kalayaan Islands, kung saan hindi muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also, iba yung pag-iingat din sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa northern seaboard ng Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa,
sa malaking bahagi po ng ating bansa bukas ng Webes hanggang sa Saturday or by weekend. In-expect natin na patuloy na magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Generally, fair weather condition yung mararanasan natin sa umaga. Ngunit pagsapit po ng hapon at gabi ay tumataas muli yung mga tsansa ng pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. And also, itong mga pag-ulan nito ay maaaring panandalian lamang, ngunit posible pa rin ito magdulot ng mga pagbaha at pagguhon ng lupa. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 24 degrees Celsius, sa Legazpi City ay 24 to 33, sa Metro Cebu ay 24 to 33 degrees Celsius, maging sa Metro Davao ay 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:41 ng umaga at lulubog mamayang 6:22 ng hapon. Patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.